Mga idol at kabayan, good news! Barkong Pandigma ng Pilipinas ipinadala ng Western Command sa pamamagitan ng Naval Forces West upang maghatid at e-escort ang mga Navy SEALs ng Pilipinas para sa mga pagkain at iba pang supply sa mga detachment na sakop ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Wow! Ganyan dapat? Ito ay pagpapakita sa buong mundo at sa China na hindi natin iiwan ang ating mga nasasakupan at hindi tayo takot sa kanilang mga ilegal at maling pag-aangkin sa ating mga teritoryo sa West Philippine Sea. Pilipinas, nagsasanay hindi lamang para ipakita ang mga modernong kagamitan, kundi upang maging handa kapag merong digmaan. Aba, Amerika, nag-deploy ng napaka-advanced na bagong drone nito sa kanilang aircraft carrier. Ito ang mga balitang ating pag-uusapan dito lang sa Good News Philippines. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, mabilis lang ito. Promise! Unknown aircraft, this is Philippine Navy Warship FF-151. You're entering a military exclusion zone. Immediately turn to west for your own safety. Sa kabila ng patuloy na tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea, hindi nagpatinag ang Pilipinas. Tuloy ang mga operasyon, lalong-lalo na ang mga pag-transport ng mga supplies sa ating mga tropang nakabantay sa Kalayaan Island Group. Ilan sa ating mga Pilipino ay hinihiling na dapat magkaroon ng escort ang mga sibilyang supply boat ng Pilipinas kapag ito ay mayroong mga supply mission sa West Philippine Sea upang maiwasan na maharas at mabuli ito ng China. Sa katunayan, ipinadala ng Western Command sa pamamagitan ng Naval Forces West ang BRP Antonio Luna FF-151 upang ihatid at i-escort ang mga tauhan ng Naval Special Operations Command, sila yung mga Navy SEALs ng Pilipinas, para sa paghatid ng mga pagkain at iba pang supply sa mga isla na nasasakupan ng Pilipinas sa Kalayaan Island Group. Ang nasabing gawain ay isinagawa habang ang BRP Antonio Luna FF-151 ay nagsagawa ng maritime patrol at mas pinalawig ang presensya nito sa West Philippine Sea. Ito ay pagpapakita at pagsulong ng ating mga karapatan na ito ay atin. Ito ay teritoryo ng Pilipinas at hinding-hindi natin papayagan na sakupin ito ng dayuhang bansa. Kahit ilang beses mang hilingin ng China na alisin ang BRP Sierra Madre sa iyong insyol, ilang beses din natin itong tinanggihan dahil alam ng China na kapag pursahan nilang ginalaw at panubugin ang nasabing barko, ito ang magiging dahilan ng ikatlong pandaigdigang digmaan. Ito rin ang iniiwasan ng Pilipinas na magkaroon ng hindi pagkakaunawaan na hantong sa digmaan. Pero hindi maitatago at hindi masama na naghahanda ito para sa mga posibleng mangyari dahil sa patuloy na panggigipit at pang-aapi ng China. Ang ginawang military exercise na Ajax Dagit Pa o Dagat Langit Lupa ay hindi lamang para ipakita ang kakayahan ng Armed Forces of the Philippines. Ito ay nagsisilbing kasanayan ng Philippine Navy, Philippine Air Force, Philippine Army upang maging handa. Mas lalong pinapalakas din ng Estados Unidos ang kanilang paghahanda upang i-counter ang mga banta na posibleng gawin ng China. Pinapalakas ng Estados Unidos ang kanilang striking capability sa pamamagitan ng regular na pagsasanay at pagpapakita ng puwersa. Dagdag pa dito ang kamakailan lamang ang bagong MQ-25 Stingray Tanker Drone ng Amerika na gawa ng kumpanyang Boeing sa unang pagkakataon ay isinampan na sa isang aircraft carrier ng US Navy upang mas lalong magdagdag ng kakayahan upang manalo sa labanan na hindi kayang gawin ng kalaban tulad ng China. Ang MQ-25 ay kayang mag-refuel ng mga sasakyan ang panghimpapawid na ginagamit ng US Navy para sa digmaan tulad ng F-35 Lightning II, FA-18F Super Hornet Striking Fighters at ang E-2D Hawkeye, isang radar plane. Nangako ang Estados Unidos na sa oras na atakihin ng China ang Pilipinas, handa itong tumayo at tulungan ang Pilipinas laban sa China sa pamamagitan ng kasunduang US-Philippines Mutual Defense Treaty. Maraming salamat! Ang tagahatid ng balita, Good News Philippines. Mabuhay ang mga Pilipino! Mabuhay ang Pilipinas! Laban Pinas!